ginagawa. Pagka-member ng pagka-member, pinapakataw ka agad. Hataw ka na, para yung mga manapis. Ay, hindi na kami ng hindi, oh. Nag-invite ng lima. Ang ayaw, anin. Kasama siya. Hindi mo kasi pinati ng training. Dapat, alam mo, kung kailan ang schedule ng NDO dito sa office. Meron din dito, meron sa 7th floor. Bakit kailangan ng training? Ang puhunan natin, value for money. Tubo ka kaga, di ba? Kaya lang ang tanong, paano siya mag-stay sa'yo? Pag hindi mo pinapati ng NDO yan, hindi yan mag-stay kasi bakit? Puro negative ang masasalamuhan niyan. Siyempre, gigil yan eh. Parang ikaw dati, yung pinapresenta ka ng bilog-bilog, gusto mo kaagad mag-recruit, iniisip mo na yung kaibigan mo, hindi ka paka-member, iniisip mo na yun eh. Tama ba? Same thing, pag-member niya, nakakataw ka agad yan, ay hindi na natin ang hindi, oh, patay na. Pag hindi nakati ng NDO, minsan, pag pina-follow up ngayon, kung gusto invite mo, hindi magre-reply sa'yo. Ang i-reply niya, hoyo. Minsan, ibabla ka sa messenger. Kasi bakit? Hindi niya alam kung paano yung discouragement at rejections. Mahalaga, matutunan niya kung paano niya tanggapin ang rejections. Kasi ang negosyo natin, this is a rejection business. Pag marami kang rejections na natanggap, mas maganda. Doon ka titibay. Eh, tinuturo dito. Nakatin ba kayo ng NDO? Yes! Maganda ba itong training na to? Yes! Basic. Napakaganda. Paulit-ulit lang yan hanggang mamamaster mo to. Kailangan mo itong masterin bago ka ngayon. Kailangan mo itong masterin. Hindi po pwedeng atin-atin ka lang, hindi mo ito maintindihan. Iba na laki ang grupo mo. Parang ako dati, mag-isa lang po ako. Ay kakatin ko ng kakatin ng NDO. Ang ginagawa ko, maghahakot lang ako lagi sa NDO. From ako, pag napasali ko, NDO kaagad, CSEL, BMS, leadership training. Yun lang po ang ginagawa ko. Hindi po ako magaling. Nagmumukha na lang magaling. Tama? Hindi po ako magaling. May magaling pong sistema. Sundan lang ang tanging gawin. Walang maghahakot. Every event, lalo na ngayon sa January 13, kailangan mong maghakot ng maghakot ng mga downline mo, kahit kapitbahay mo, kahit hindi member. Basta na-presentan mo yan, hindi nag-member, pwede mo yung dalhin sa training. Nag-gigs? Okay. Ano pa ang next? Patinay ng CSEL, sinasabi ko na to. CSEL, patinay ng LT. Leadership training, monthly po ito. Pati rin ang BMS. Saka event ng mga, event ng Inglobal. Kailangan yon. Kasi hindi lang doon nagtatapos sa 500. Dapat ang tingin mo sa isang tao na ma-invite mo, thousands. Mamaya, yung mag-next sa akin, isa lang po yung na-invite ng downline ng downline ko. Ilan yung tao niya? Nasa 10,000 na. Isa lang yun. Tama? So dapat, ang tingin mo hindi lang isa, paano siya dadami ka, dadami mo sa mga trainings. Gets mo? Yes. Pag magaling ka, magaling yung group kung mabilis ang success. Hindi lang ikaw lagi yung magaling. Nakuha? Yes. Ito, kailangan to, itong mga training na to, basic to, dapat ituro mo agad sa kanya. Next! Kailangan ba lagi pumunta sa sintering? Yes! Saan mo ba ang sintering? Hindi lang sa 3rd floor, kahit sa 7th floor. Pag sa Laguna ka, dapat lagi ka sa BCO. Hindi ka mag-stay sa bahay mo. Sa bahay, kapag nagulay, pag wala kang ginagawa, kailangan mo mag-activity sa BCO. Pag taga-Cavite ka, taga-Laguna ka. Mali na po? Pag parting north ka naman, marami naman tayong office dyan. Sa Bulacan, may branch nga tayo dun. Sa Cebu, taga-Cebu ba dito? May office hot tayo doon. Tapos naman doon. Nag-gets po. Bakit kailangan araw-araw? Tanyo kung bakit. Bakit? Kasi negosyo mo to. Saan ka makakita ng tindahan? Bukas, sara. Doon na. Hindi mo na yun makikita. Sa intindi dito, dapat lagi mong bukas yung negosyo mo.
Dapat araw-arawin mo siya. Pag malapit ka lang dito, kung taga-dyan ka lang, matalong ka dito ka sa office. Hindi lang magtatangay dyan kung saan-saan. Pag tapos na activity sa third floor, akyat sa seventh floor. Kahit OPP yan, kailangan mong matinan para makabisado mo paano yung products, paano yung marketing plan. Kasi ang hataw natin ngayon, hindi lang online. Hahataw din tayo sa offline. May gigs? Yes. Makasalubong mo dyan, pwede ba ma-recruitin? Yes. Pwede, tao yan eh. Tama ba? Maglay yung kambing, masalubong. May hindi ko pa, pwede na, pwede pa dito. Pwede nyo eh, kambing. Tama ba? Di ba, kay system sabi? Maliwanag po ba yun? Yes. Kailangan mo mag-centering daily pag malapit ka dito. Kailangan yun. Kailangan mo ma-recharge lagi araw-araw. Gates. Yes. O, next. Next ito ay, ano next, alam nyo? Ha? Facebook and gawin mo ang lahat para umaman ka. Huwag ka mag-inarte. Tama, nandiyan ka na eh. Sabi ko nga, nabasa ka na. Balik ka na, gawin mo na yung mga kabuti at makatulong sa network mo. Sa FB! Ito, panggigilan mo rin ito. Ang dami umaman dyan. Pero pwede siyang isabay habang nag-offline ka. Bakit? Pag lumulabas pa, hindi mo ba dala cellphone mo? Pwede ka bang makapag-offline? Pwede ka bang makarecruit? Tapos fingerprint network marketing, pwede ka bang pamausap? Pwede. Kaya siyang gawin sabay, dalawa. Nag-gets mo? Yes. Marami bang tao sa Ravisius Galleria? Yes. Ang bilis na mag-approach dyan. Magtanong ka lang ng oras, magtanong ka lang kung anong karapang sasagutin ka, hingi ka ng tulong sasagutin? Prospect? Saka, no? Okay, balik ulit. Ganun lang. Pag napasali, sa online, ganun din. Pag napasali mo sa Facebook, isend ka agad yung script na training, NDO training, bago mo siya pa, pahatawin. Kasi minsan kasi, napasali na, ayun na, binibitawan na kagad. Hindi mo lang tinuruan ng training. Pwede naman isent yung video, di ba? Yes. Mr. Georgine, hindi o, Sir Arnel. Pwede yun. I-download mo lang, lagay mo ng kapit, puso Facebook, tapos i-forward mo sa kanya. Pwede yun, kaya ng messenger yun. Wala kayo may page kayo ng training, salpak mo dun. Nag-kiss siya ba? Yes. Parang tulog na yung katabi mo. Mali na ba? Yes! Mali na, o next. Invisceral. Pakibasa. Invisceral. Wala namang role yun ah. Ito. Bakit may dugtong? Pakibasa. Invisceral. Hiram ako ng dalawang tao, yung aminado, guwapo, at saka maganda. Aminado, guwapo. Aminado, maganda. Hindi ka, parang... Dito ko sa kapila, dalawa, dito ko yun. Ano kaya? Hindi, siya doon sa'yo. Ampo na? Guwapo nga to? Maganda! Ang ganda ng guwapo, ito, guwapo maganda? Maganda nga to? Okay, kaya nagsabi yan. Okay! ABC role, ako po yung B, advisor. Siya po yung A. Eh, sino bang mukha ang advisor sa kanila? Apply. Bridge na lang ako. Ako pa rin apply. Ang hirap naman nun. Sino yung... siya apply. Eto, client. Yung A, advisor. Yung A, bridge. Yung C, client. E, visceral. Napaka-importante nito. A, advisor. Applies. Cross lines. Pwede mong ipa-advise. Or visit mga office dyan, mga taperos, or corona, ayun, kumikita yan. Yun. Dalhin mo. Lalo pag dinadala mo sa, ayun, yan, guardia. There's a lot. Bumugahin tanga. Kailangan yun, advisory yung mga yan. Pwede mong ipa-ayan, i-visceral. Okay. Paano ba ginagawa ang i-visceral? Sa negosyo natin, 95% pag na-perfect mo yung i-visceral, mag-join siya.
Ito, paano magano'n ang imiturol? Ako, invite ko siya. Siya apply, ako yung preach. Siyempre, pag may invite ako, dapat nakatimbre na yan, o nakatext na yan sa mga uplines na may invite ko ako. Ah, may invite ko ako, ini-inbox ko yan. Or, sa message, sa text, ah, may invite ko ako 3 p.m. So, magpapa-ibisoron ko ako sa'yo ng mga 4 or 5 matatapos ang seminar, di ba? Kung sa gabi naman, 8 or 9, up, magpa-info ako sa'yo mamaya kasi ma-invite ko. Ang background niya po, ano ba trabaho mo ngayon? Dati? Oh, dati po siyang OFW up. Dati po siyang OFW up. Alam na po ng upline kung anong ano niya. Anong background niya? Para alam ni upline kung paano siya kausapin. Tama? Okay. Pag may client ako, usually, lahat ng pag-kidnap, minsan kasi nangingidnap kayo eh. Ako dati. Pag nakidnap ko na yan dito, kinotor ko muna yan sa third floor, pinapakilala ko sa upline, pinapa-open mind ko, pinapatay ko ng seminar para alam niya, yung seminar talaga pupuntaan niya. Bago ipa-open sa unahan. Pag nag-invite kayo, dapat sa harap. Huwag sa likod kasi madidistract po yan. Pag hawak ng cellphone niya, mag-uusap yung katabi, wala na, hindi na makafocus sa speaker. Ang first timer, dapat ka rin talaga dito. Kahit mahihawakan mo yung kamay, dito tayo po sa harapan para mahihang tumayo. Tama? Okay. After ng seminar, anong gagawin ko sa kanya? Siyempre, tatanungin ko, maganda ba yung seminar o maganda? Yes, maganda. Sino ako? Maganda o maganda? Maganda na maganda. Sasali o mag-enjoy? May pera ka na ba? Oh, di ba? Pag sinabing may pera, ano ang next tip? Bili. Pag magsinabing may pera, tara, samahan kita sa third floor, bibili tayo ng package. So, kung ibigay sa kanyang pera, bibili natin ang global package sa third floor. Saka mo pa i-busy roll. Baka makawala pa eh. Tama? Pag sinabing walang pera, ano next step? Ay, okay lang yan kasi ganyan din ako dati. Ang swerte mo, yung iba kasi pag-send mo walang pera, umuwi ka na, wala ka pa ng pera. Tayo ang import ko sa'yo. Tinatadya ka na eh. Wag naman. Pag sinabing walang pera, ang sagot mo, okay lang yan kasi ganyan din ako dati. At least nakita mo yung opportunity. Ang swerte mo kasi nandiyan ang upline ko. Pero di ba nag-text ka na sa upline mo? Di ba nag-text ka na mayroong may ipa-i sa kanya? Apps, location po. Alam naman ang upline, nasa third floor yan lagi. App, magpapa-i po ako sa'yo. Tapos na po yung OPP. Ngayon, kasama ko siya. Iwanan. Dapat kasama mo siya. Tara. O, di, tara. Nakita mo na sa upline, nakatayo na doon. Nakapwesto na yan si upline mo. Kasi nag-message ka nga sa kanya eh. Hindi lang isang upline i-message mo ha. Lahat ng upline mo i-message mo para pupisto din sila doon. Kasi ang closing natin is i-close siya ng advisor. Siya mag-closing, siya mag-close sa deal. Sa client mo, hindi ikaw. Kasi bakit? Kasi sinimulan ko lang eh. Wala ka pang resulta eh. Kahit balatan ka ng buhay, wala ka talagang ipapakita. Ganun po ako dati. Ah, ito. Tara, andiyan yung apply ko. Alam mo, ang apply ko na to. Mukha lang siya maganda, pero maganda talaga to. Alam mo ba na yung apply ko na to? Kunyari, kumikita talaga siya ng malaki. Kunyari, siyempre, ang itik mo apply, kumikita yun eh. Kunyari, may kotse. Yung totoo lang sabihin mo ha. Kunyari, may kotse apply mo, kumikita ng 6 figure, 100,000 pataas. O, grabe yung apply ko, kumikita ng 6 figure. Hindi na nababato ng 100,000 pataas. May kotse na to. Ang swerte mo, kasi makinig mo sa akin, yes, yes. First time ba to? Yes! First time pala to eh. Ha? O, makinig ka, huwag ka malikot. Huwag ka malang malikot, tatakbo ko doon. Pag magdala ng client, si client yung dadalhin kay? Apply.
Hindi yung si Apple na nga hatakin. Karamihan ang nakikita ko, ganito ang ginagawa, which is mali. Ito, dyan ka lang ha. Up, halika. Ii mo tong down na ito. Bago ko itong imbaita, galingan mo, alas to. Galingan mo. Ang tawa-tawa, galingan mo. Pag hindi tumagdol, yari ka sa akin. O, di ba? Maganda ba yun? Hindi. Hindi. Ang dadalhin, si client, kaya client, tara ko talaga. Di ba na-ayin mo na-tiyak mo na? Itiyak mo, ipinta mo ng puro si client. Kailangan ikwento mo siya, ang background to, ito, ano, kapaslong pa ko natin, pero, ayun yung mama. Huwag na mag-ganong sobra-sobra, tama lang, tama ba? So, tara, natapit tayo kay Apply. Minsan, nahihiyain, hindi nakakaya kasi mayam. Hawakan mo! Yes! Ganun ko. Puro ko yes! Ay, ayaw mo, tara, hawa, tara, sama tayo kay Apply. Tapos, ikaw, client, ikaw yung unang kakamay, kay Apply, ah. Magpaipala ako sa'yo. Ito po yung ano ko. Advice naman po. Upline ko to! Bakit mo ginaganon? Usually, nahihiya yun eh. Pero hindi ka na nang mangyayari kapag first time siya na makikita eh. Hinalik-alagad? Ano pa? Ano ba yan? Huwag ganun. Okay. Makinig. Habang nag-uusap sila, ang tingin mo, hindi kay client, ang tingin mo kay upline. Halika rito, lapit ka. Huwag kang malikot. Ang likot dito. Bili mong inuminom mong patulog to. Tiga lang, invite ka lang. Eh, di ba ang invite usually tahimik yun? Bakit ang ingay ito? Nakainom yata ng 24 to eh. Okay, Nay. Kunyari, nag-uusap na sila. Ang tingin mo kay upline lang. Huwag kang tumingin sa kanya baka sa'yo. Pero tutulungan ako ng dalawa. Di ba? Ang tingin mo kay upline. Ang trabaho mo ay tumango. Habang nagsasalita si upline, ang trabaho mo ay sawa nga ako sa'yo. Tagal-tagal, ulit-ulit yung ganyan. Pero ako sabihin ka, no? Dapat, kahit, siyempre, ang ikuwento sa'yo ni Apple, yung resulta niya. Ah, di ba paulit-ulit lang din naman yan? Yes. Ito, na-adjust ko, yun yan. Ito, kumita na ako ng ganyan. Hindi naman ikaw ang kinakausapin siya eh, bako eh. Tama ba? Yes. Oo ka lang. Marunong ba kayo tumango? Yes. Sample nga. Yes. Madali, di ba? Huwag yung habang nagsasalita sila, windohan, pwede ka ng gano'n, no? Bali. Di ka lang ha, mag-timbla ako ng kape, punta mo na ako sa kapila. Iniwan mo sila, hindi siya maganda. Hintayin mo na matapos silang magsalita. Tango ko lang. Subukan mo kaya habang nagsasalita siya, gano'n ka. Try mo. Grabe nga, yayaman ka dito tapos sa pili. Tingin mo mapaniwala mo to? Hindi! At minsan ginagawa ng iba to. Matapos sila. Tama? At habang nagkukwentuhan tong dalawa, huwag kang mag-text as bridge. Dapat magaling ka mag-bridge. Hindi po kailangan mag-text. Hawak ng cellphone? No. Kahit nagre-ring yan, hayaan mo yan. Kailangan mag-close, at gagawin ang business ni upline para mag-close yung client mo. Tama? Yes. Yun yung tulong ni upline sa'yo. Yung sinabing tulungan tayo dito, yun na yun. TV sa role, gamitin mo si upline mo. Tama? Gamit lang naman dito eh. Ako, last pag na nga ako kakagamit eh. Pag yumaman ka, gagamitin ka rin ang downline mo, pampainin yan sa'yo. Pag-busy role, ikaw ang pag-close ng invite niya. Kaya galingan mo, pakinggan mo kung paano siya mag-share. Kasi pagdating ng araw, gagayahin mo yun, yung resulta mo, paano siya mag-talk, paano siya mag-close ng deal. Malinaw. Yes. Malinaw ko ba yun? Yes. Iwasan maghahawak ng cellphone. Iwasan yung parot na habang nagkukwento si upline kay client mo, sumasagot ka. Sabi niya, upline, yayaman ka dito. Sabi ko sa'yo, yayaman ka eh. Ang kulit mo kasi. Ano pa, upline?
Sige, sabi mo. Magkakamotsi ka. Sabi ko, sinabi ko na sa'yo yan. Ang kulit mo. Gumagalong ka. Grabe, magkakabahay. Di ba sinabi ko sa'yo, bibili tayo ng bahay pag naman join? Ikaw na lang ano. Sinira mo na yun. Nagpain ka pa. Si Pain niya, plan. Nalas ka na dyan. Maganda ba yung ganon? Hindi. Tama? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Yes. Naintindihan niyo ba? Yes. Nakuha niyo? Yes. Oh, nakuha na pala. Palakpakan natin yung dalawa na ito. Palakpakan natin. Isang-isang pa kayo, ha? Ang tanging gawin niyo lang, dahil natutunan niyo ba lahat? Yes. Ang tanging gawin niyo, i-apply niyo muna sa sarili mo. I-apply mo to. Ang i-miserve ba para lang sa member? Hindi. Para sa? Para lang ba sa client? Hindi po siya para sa client. Kahit yung downline mo, pwede mong ipa-A sa crossline. Pwede kang hingi ng advice sa crossline. Hindi lang ikaw lagi. Tama? Kanya-kanyang alliance. Pag may nakita ang alliance, may result na sa kabila, medyo mabagal downline mo, hingi ka na ng advice para pumilis. Gets mo? Galingan mo lang mag-tiyak. Pinakamagaling dito, mag-tiyak sa iyong mabilis na laki ang grupo. Huwag na huwag mo isalpak yung downline mo na walang idea kay upline, hindi mo kunento. Isalpak mo lang, walang naiintindihan yan. Hindi naman kilala yun eh. Kilala niya bang first time eh. Pero pag bininta mo yung upline mo, tiniha mo sa kanya, makikinig yan. Galingan mo pag i-visual. At ang lupit niya pag kumamay, ano ba? Nakaganon ba yan oh? Kasi iba yung tiyak mo sa kanya. Ang magaling mag-tiyak, sa iyo mabilis lumaki ang network, magaling mag-i-visceral. Yes! Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ka ba talagang niyayaman ka sa 2019? Yes! Naniniwala ka ba? Yes! Kung naniniwala ka, tumayo ka! Tapos na po ako, may name is yun para sa